Brother and sister, ito naman po ang inyong sis Rita at sa umaga ito tayo po ay maghayag ng mga verses upang maging gabay natin sa araw-araw. But bago po tayo mag-start, tayo po ay ipanalangin po muna natin ang verse ito na atin pong makikita sa Awit 100 verse 5. Yes Lord, hallelujah Jesus. Salamat Panginoon sa umagang ito Lord. Ako po ay binigyan mo ng pagkakataon Panginoon na maghayag na yung mga salita, Lord, hallelujah, sa aking mga kapatiran, hallelujah, Jesus, kahit sa saan man silang sulok ng mundo, Panginoon, yes, O God, alam kong isa lang Diyos na aming pinaglilingkuran, hallelujah, Jesus. Basbasan mo lahat, Lord, na makarinig sa iyong salita at nawa, Panginoon, ikaw ang makita sa aking babasahin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, pinabalik ko, Lord, ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, amen. Praise God, hallelujah. So dito po mga kapatid, atin pong mababasa sa Awit 100 verse 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. At ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Amen. So, salit-saling lahi, ibig sabihin, ang Diyos ay iisa lamang. Kahit ano pa yung ating mga lahi, kung kahit Pilipino tayo, kung Amerikano tayo, Chinese tayo, lahat po ay iisa lang ang Diyos. Yan po ang sinasabi sa Biblia, mga kapatid, iisa lang po ang Diyos. So, sa sinasabi dito, marapat po daw tayong magpasalamat dahil po, lagi po ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga kailangan. Akala po natin, kaya po tayo nagkakapera dahil po sa ating mga kasipagan. Ngunit, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan, mga kapatid. Hindi po yan, kaya po tayo pinagpala dahil po ay tayo po ay masipag, tayo po may ang pagpapala po ay mananggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kapag po tayo masipag, of course nakikita yan ang Diyos. Kahit sa anong bagay, kapatid, masipag ka sa trabaho mo, masipag ka sa paghahayag ng salita ng Diyos, masipag ka sa lahat, sa pakikipagkapwa-tao, yan po talagang pinagdadaluyan po yan ng pagpapala. Ngunit, mga kapatid, kung tayo po ay tamad, yan, tamad po tayong kumilos, ano pang mangyayari pag tayo po ay tamad, di ba? Nandyan yung mabaho yung bahay, basta lahat, pag tamad po na kumilos ang isang tao, talaga pong makikita nyo po ang resulta automatically, yan. Makikita nyo po kung gaano ang kanyang katauhan kapag po siya ay tamad. So sa lahat po ng bagay, kailangan po tayo maging masipag, hindi lang po para sa pansarili natin, kundi po sa ibang tao din, sa kapwa natin. So kung alam natin na ang Diyos ay mabuti, na atin pong ihahayag sa iba na ang Diyos ay mabuti at talagang malalapitan natin kahit anong katangian ng isang tao ay mahal ng Diyos. Kapag tayo po ay handang magsisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid, handa po tayong tanggapin ng ating Diyos Amang nasa langit. Amen po ba? Yan. Kagandahang loob. Yan. Siya po ay may kagandahang loob magpakailanman. Yan. Yan po ang laging tatandaan natin, mga kapatid, na ang Diyos ay may kagandahang loob magpakailanman. Hindi po siya nagbabago, hindi kumukupas, hindi kagaya sa tao. Kapag po ay halimbawa ang isang tao ay may meron po siyang gusto sa iyo, tapos hindi mo po naibigay, talaga pong iiwanan ka na. Ngunit ang Diyos, kahit po tayong mga tao nagkasala, nagkulang tayo sa kanya, hindi po tayo iniiwanan. Nandiyan po siya. At sa pamamagitan ng Holy Spirit na kanyang binigay sa atin sa pagtanggap kay Kristo, Jesus, nandito po sa ating katawan. Saan man tayo pupunta, ano man ang ating gagawin, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? At dito po sa Awit 100 verse 2 naman, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Praise God. Yun po ang sabi ng Diyos. Maglingkod po tayo sa Diyos nang may kagalakan. Hindi po natin gawing obligasyon lang natin. Kaya po tayo magsamba, kaya lang po tayo maghayag, dahil obligasyon natin. Hindi po, mga kapatid, hindi po tama yan. Dapat po, pag tayo po maglingkod sa Diyos, ay galing po sa ating mga puso. Hindi po yung
obligasyon ko to dahil ako po'y manggagawa. Hindi ko po ginagawa to dahil ako po'y manggagawa. Ako po'y naghahayag ng salita ng Diyos dahil po ikinagagal ako na hindi lang po ako ang nakakaalam na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan. Anuman ang hingin mo sa pamamagitan ng panalangin na may katapatan ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Praise God! Basahin niyo po sa Matthew 21:22. Ayan din po sa Mark 11:24. Diyan po natin mababasa ang mga verse na nagpapatunay na ang Diyos po ay talagang binibigay ang ating pangalan. Kapag meron po tayong pagtitiwala, mga kapatid, hindi po ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga hinihiling kapag po tayo nagdududa sa Kanya. May mga tao na sinasabi agad na imposibleng mangyari. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Ang aking pag-aaral ngayon, ang sinasabi ko, talagang nangyari ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil po siya po ang gumawa ng way para po ako mag-aral. So, purihin ang Diyos. Napakabuti niya. Dahil po ako'y hindi nagdududa sa ating Panginoong Diyos, talagang ipinagkaloob niya sa akin. At alam niya po, ang aking paglilingkod sa Kanya ay galing po sa puso. Hindi po galing sa bibig lamang, kung magagaling po sa aking puso. So, dito po sa 104-5, babasahin ko po, Salmo 104-5, pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpapasalamat kayo at magpuri sa kanya. Amen. Dahil mabuti ang Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Amen. Praise the Lord. At ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen. Lagi po niyang sinasabi, ang kanyang katapatan ay magpakailanman. In English, His love is forever. Never change. The love of God never change. Forever. Hindi kagaya sa ating mga tao na kapag tayo nainis sa isang tao ay hindi na natin minamahal. Kumbaga, pinapatawad natin, ngunit hindi na maibabalik yung ating pagmamahal. Ngunit ang Diyos ay kakaiba. Iba po siya dahil nag-iisa lang po siya talaga. Siya lang po ang nag-iisang perfect sa lahat. Yan. Kasi nga siya po nga ang gumawa sa atin, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, pumasok kayo sa kanyang templo. Ibig sabihin, magpasakop tayo. Pumasok tayo sa kanyang templo. Ibig sabihin, may kingdom ang God. Kumbaga, ang kingdom ni Lord, ito po yung mga batas na nais niyang lakaran natin. Yung maging, yung pagtitiwala natin, matulungin tayo sa kapwa, yan. Ibahagi ang kanyang mga salita. Lumakad ayon sa kanyang kalooban. Ang templo ng Diyos ay purong kabutihan, mga kapatid. Hindi po siya pwedeng biruin. Hindi po tayo pwedeng magbiro. May mga tao, may ibang tao sa atin na ginagawa nilang expression yung pangalan ng ating banal na Diyos. Hindi po maganda, kapatid. Hindi natin pwedeng gamitin ang pangalan ng ating Panginoon kapag tayo po ay nagbibiro lamang. Dahil ang Diyos po ay hindi nagbibiro sa atin. Amen po ba? At magpapasalamat at magpagpupuri. Sabi niya, pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Halimbawa, yung pagbabasa natin ng Biblia, yan, templo yan ng Diyos. Dahil po ay nasasakop yan sa karya ng Diyos. Yung pagsunod natin sa Kanya, pagbabasa ng Biblia, paghahayag ng salita niya, yan po ay templo ng Diyos. Ang ating katawan ay templo rin ng Panginoon. Hindi lang po yung templo na tipikal na simbahan, mga kapatid. Kumbaga, maraming kalakip na ibig sabihin ng templo. Marami po yung nakapaloob. Dahil ang Diyos po ay hindi nagsasabi ng tumpa. Palagi po siyang nagsasabi ng pag-iisipan natin. Kumbaga, puzzle. So, tayo, critical thinking po ang ginagamit ng Diyos. Hindi po siya nagpo-point out na ito gagawin mo, anak. Meron po siyang mga maraming related doon. So, hindi lang po ang Diyos nakabase doon sa, di ba, yung tao, pag sinabi ng tao na ito lang, ito ang batas natin, ito lang batas. Hindi po. Kasi ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng grace. Yan. Yan po ang wala sa tao. Ang Diyos alamang ang makapagbibigay sa atin ng grace. Gracia, biyaya, habag. Yan po ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kapag tayo po ay nagsisisi, buburahin na po lahat yung ating mga kasalanan. Yung luma nating kasalanan kapag tayo'y magbalik sa Panginoong Diyos na may katapatan at hindi na po babalikan pa ang mga kasalanan ay
grace po ang ibibigay niya sa atin, habag. Habag. Kaya po ayun nangyari po dati nang siya po ipinako sa cross at yung sa 'di ba may dalawa siyang may dalawang pinako din sa ano niya, sa left and right niya. Yun po ay mga makasalanan. But yung isa po doon ay nagsisi. Yan, basahin po natin sa Biblia. Hindi ko lang po matandaan yung verse. Basta alam na alam po yan ng mga Kristiyano na nagbabasa ng Biblia. Yung isa po ay talagang makasalanan. Silang dalawa ang makasalanan. Ngunit yung isa, hindi nagtitiwala. Yung isa ay nagtitiwala. Right then, ay niligtas siya ng Panginoon. So ngayon, hanggang ngayon, ay nasa langit na po siya. Kumbaga, hindi po siya nagtitiis ng apoy sa impyerno. Imin po ba? Sabi po dito, dahil mabuti ang Panginoon. Yun po ang kagandahan ng ating Panginoong Diyos. Kahit ilang beses po tayo magsisi, mga kapatid, kapag tayo po'y marunong manghingi ng tawad sa kan at patuloy po tayong nating lalakaran ang mga salita niya, ay talaga pong mapupunta tayo sa kabutihan, hindi po sa kasamaan. Hindi po yung ngayon nagkasala ka, parang nawalan ka na ng gana na ay paulit-ulit na lang po ako, Lord, nahiya na po ako. Hindi po tayo dapat mahiya. Habang buhay may pag-asa po, mga kapatid. Lagi po nating tandaan na habang buhay may pag-asa po tayo. Huwag lang po yung huli na ang lahat. Gawin na natin habang tayo nabubuhay pa lamang. Ang pag-ibig ay walang hanggan. Amen. Hanggang sa langit. Iniibig po tayo. Kapag tayo po ay gumawa ng kabutihan at sumunod sa kanyang layunin, ay talagang hanggang sa langit. Ngunit kung ito po ini-ignore natin na nasa lupa pa tayo, ay wala po. Hindi na po niya tayo maliligtas kapag tayo po ay namatay na at kaluluwa na lang natin ang pabalik doon sa ibang mundo. Baga doon ay may langit, may impyerno. So, saan mo ba pipiliin, mga kapatid? Diba gusto mo malangit dahil po sa impyerno ay mainit? Kaya magsusumikap po tayong lakaran natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen. Hindi po nagbabago ang Diyos sa umpisa pa lang. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi po siya pwedeng i-compare sa tao na isang iglap lamang ay nagbabago na, mga kapatid. Kaya purihin ang Diyos dahil sa mga salita niya na atin pong nalalaman sa umagang ito. Atin po itong tandaan at atin pong pagnilay-nilayan or understand. Kung sa English, understand the word of God every now and then. And of course, if you want to read the Bible to make understanding, you must pray first the Bible, the words, yes, and the people around you also, and the listeners also. To God be the glory, kay buti ng Diyos sa aking buhay na binigyan niya ako ng chance na ako po'y makapaghahayag ng salita niya. Dahil kahit po ako'y nag-aaral, maraming assignment, ngunit ako po'y tinutulungan ng ating Panginoong Diyos na masolve lahat ng aking mga homeworks at binigyan po tayo ng wisdom na meron po tayong extra time na mag-share pa rin po ng salita niya. Kaya salamat, Lord, ating pong ipanalangin na sa ating pagtatapos. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Lord, sa umagang ito, Lord, sa aming narinig, Panginoon, na mensahe mo, Lord, hallelujah. Puno ng pag-ibig, yes, O God, puno ng pag-asa, Lord, ang lagi mong binibigay sa iyong mga anak, hallelujah. Yes, salamat, Lord, nawa yung mga salita ito, Lord, ay magrima sa lahat ng nakakarinig, Panginoon, hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo sa akin, Lord, sa aking mga kaibigan, sa mga taong nakikinig sa mga salita mo, Lord, pagpalain mo nawa sila lahat, Lord, hallelujah, at ang iyong kalooban, Lord, ay mahayag, hallelujah, sa buong mundo, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, ingatan mo ang lahat, Lord, na nag-aaral, bigyan mo sila ng wisdom and knowledge, Lord, ganun din mga nagtatrabaho ng OFW, Panginoon. Yes, oh God, palakasin mo sila, Lord, at bigyan mo sila ng management, Lord, sa kanilang mga buhay, kung ano po talaga ang mga priorities nila, Panginoon, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, ingatan mo rin ang mga pamilya, Lord, na kanilang iniwan sa bansa namin, hallelujah, Jesus, upang sila po ay maging maayos, Panginoon, maging pantay po, Panginoon, ang kanilang pagmamalasakit sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, and I pray for all the foreigners that here, Lord, who surround this channel, hallelujah, Jesus, we glorify you, we honor you, and bless their life, Lord, bless their blessings, Lord, hallelujah, Jesus. Thank you, Father God, we glorify you, Lord, in all our heart. To God be the glory, binabalik ko, Lord, ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen. God bless po, mga kapatid. Ako po ipapasok na.